which in time past were not a people, but are the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Okay, basahin ko lang verse 2. As newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. We pray ang message kanina umaga, Panginoon, tuloy namin. Intindihan namin ang mga desires namin ay ma-align sa inyong kalooban, sa inyong sariling desire. Mga negative, Panginoon, i-watch out namin, ay iwasan namin. At ang desire lang namin ay mga tamang bagay. Dahil ang mga kabataan dito, Lord, especially na natututo na siyang pumili para sa sarili nila, nawa, piliin nila, gustuhin nila, Panginoon, yung inyong kalooban, yung mga bagay na makapagdudulot ng kapurihan sa inyo. At kami nang po i-reward nyo, so we pray na bawat sa'yo pagpalaing ngayong hapon, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. So mga kasalun, hapon na po. Again, title po nito, Desire the Right Things. Subtitle, Aligning Our Desires with the Lord's. The Lord's Desire. So, sinong wala kanina umaga? Pas kamay. Tatlong, Maria. Okay. So, may tanong ako sa kanila kasi, kaya kayo naman. So, anong gusto nyo sa buwas? Si Justin din. Anong gusto nyo sa buhay? Lian. Pinakagusto mo sa buhay? Bukod sa pagkain. Kung pagkain, okay lang. Anong pagkain? Sige. Baka meron kaming di alam na pagkain eh. May alam akong mahal na ano eh. Amaya, sabihin ko. Nakalimutan ko. Ano yung steak na yun? Hindi, binanggit ko last time. Yan, filet mignon. Yung pinaka tenderloin, ito yung tenderloin, siya pa yung dulo. Yung cut na napakamahal daw, masarap, pero di pa natin game, okay? Ano? Oh, napag-usapan nyo na, may coach ka ba? Ano? Ano pinaka gusto mo sa buhay? Para makarelate din kayo. Go! Ano, asawa, may mayaman, ganun lang yaman dyan eh. Career, pogi, ano, nahiya na. Ano, Lian, yun na. Ha? Pinaka gusto mo mangyari, pinaka gusto mo sa buhay. Bilis, abang umiinom ako. May nabangin na hinga. Una na si Chelsea. Ayun. Naunahan ka. Kanina yun din yung mga sagot ng bata eh. Nakapagtapos, tapos, ano lang, pasangawa, ganun ba yun? Honors. With honors. Tapos, ano na? Wala na? Pwede na mamatay pag na, ano? Sige, okay, go. Ikaw, Justin. Eh, Justin, ikaw. Ikaw muna. Ikaw, boys. Ikaw lang boys dyan eh. Ano, Justin? Dapat pinag-iisipan niya yan. Kaya ako tinatanong. Di naman yan. Ano eh. Lian. Ano daw? Justin. O, Pame, ikaw na. Ha? Mansion saan? 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 Kahit saan? Ngayon, sa Timberland. Saan doon? Alam niyo, pupuntahan kami doon. Ayan. Bakit? Ha? Ganda yan, at least mga honest kayo. Ako nung bata ako, wala akong ibang gusto kundi laruan. Ganun lang naman yan eh. Wala kang bike, bike. May bike ka na, cellphone. Wala pa, hindi pa nga cellphone. Sa cellphone nun. Tapos nga, pag nasa edad ka na, asawa. Ganun yan eh. Asawa ka na, pakayaman. Ganun na yan eh. Madalas. Mayaman ka na, hindi, walang ganun. Pag makamundo ka, walang katapusan yan.
May bahay na yan, gusto pa another na mas malaki. May sasakyan na yan, gusto tatlo. Ganun yan, kaya walang katapusan. Kaya pinag-aaralan natin mga bata at mga hindi masyadong bata, desire the right things. Kasi pag ginusto mo yung ibang bagay na sinasabi sa Bible na lumilipad, alam mo yung lumilipad, yung inahabol mo, tapos hindi mo mahabol, hindi mo mahuli. Magiging, ma-frustrate ka lang sa buhay. Amen, Reg? Ikaw, anong gusto mo sa buhay? Dumaldal? Doon ka. Justin, natanong ko na, hindi, ayaw nga eh. Anong gusto mo? Gusto mo? Mag-aaral lang. Alam, mag-artista ka eh. Yes. Mukhang Koreano itong magkakapatid. Ha, Chelsea, sabi na. Lian, wala talaga. Wala. Pagkain niya, nahiya lang. So, yeah, filet mignon. So, napag-usapan namin kaninang umaga, natapos kami dito, madami tayo ng ano eh. So, yung mga bagay na negative, ito yung mga bagay na ayaw natin dapat. Pero, ginugusto natin, pero, hindi dapat. Ginugusto ng tao to, tinignan natin sa Old Testament, sa New Testament lang. Yung mga ginugusto ng tao, yung may mga gusto sila, kaso, wala na. Huli na. Ang lahat, gusto nila dati yon, may pagkakataon sila dati, hindi nangyari ngayon, gusto nila ngayon mangyari, hindi na pwede. Pangalawa, earthly wealth, na puro yaman. Eh, lahat yan nananakaw, lahat yan ay naubos, ay sira, hindi rin maganda. Earthly desire, kamunduhan, di ba? False religious practice, mga, kunwari, religious, mali naman. Wala rin patutunguhan. Pagiging selfish. Gusto niya maging selfish. Gusto niya, selfish na nga siya. Gusto niya pa. So, puro sarili niya lang. Okay? Gusto niya yun, pero hindi maganda. Self-hurt. Ito yung mga naloko na, nasita na ulo. Gusto na mamatay. Ito natin sa Revelation. Then, self-aggrandizement. Gustong masyadong itaas yung sarili nila. Eh, ganyan ba? Sa inyo, yung post kayo ng post para sabihin, ang ganda mo naman. Bukas magpo-post naman, ang ganda mo naman. Dami yung kaibigan gano'n, no? Mapalad ba kayo pag gano'n? Binabola lang kayo, nagbobulaan kayo. Pag siya naman nag-post, kahit di maganda, ang ganda naman. Diba? Gano'n yun. Tapos nag-post, di wala namang kasensens. Sabi mo, ay, galing. Praise the Lord, amen. Mali pala. So bakit yung iba gano'n ng post? Kasi gustong itaas yung sarili. Okay, tingnan nyo rin yung sarili nyo, ha. Yung mga bata, hindi pa masyado yan. Malaro lang yan. Pero, yung iba, magagaya kayo doon. O bakit yung iba, pasayaw-sayaw sa TikTok. Kapakita, maganda sila. Tatanda ka rin naman. No? Ano mangyayari doon? Bukod sa sisingiling ka ng Diyos, ang kalokohan mo, diba? Kabastusan mo, gusto mong sumikat, tuwan-tuwa ka na lang pag may nag-like. Uy, 50 likes! Iba nga, nakikiusap na eh. May mga post na ganun eh. Oh, paki-like naman to. Ayan, palike po. Nakikiusap na eh. May mga iba? Hindi, yung iba sabihin. May mag-like lang nitong 1,000,000. May sasabihin na kung ganyan. Nakikiusap na talaga eh. No? So bakit? Para iba, unsa, walang magawa yung tao. Pero gustong sumikat. Hindi naman tama, magandang bang desire yun, walang kwenta. Negative. And last, yung nakita natin, mga loko-loko na talaga ito, mga reprobate na yung karamihan dyan, mga leader, pero hindi lahat ha. Against Jesus, gusto nila, may gusto sila against Jesus. Diba, nakita si Barabbas, pinili nila si Barabbas. Eh, loko-loko yun. Bakit ganun, hindi ko alam. Yun yan, kasi iba, naloko na, yung mga siyempre reprobate, galit siya sa Diyos. Saka sa likod ng Diyos. Yung mga hindi pa, na-brainwash. Amen? Naloko. So, dito ngayon din tayo sa mga positive. Medyo kompleto na to pag binasa natin to.
magkakaroon na kayong idea kung ano yung gusto, gugustuhin nyo sa buhay, okay? So, yun yung mga hindi natin gusto, ha? Too late, earthly wealth, earthly desire, false religious practice, selfish, self-hurt, self-aggrandizement, and then against Jesus. So, yung dito tayo sa positive. So, number one, yung gusto nating gustuhin ay, syempre, langit. Okay, dinesire ba yan? Meron mo tayong verse dyan? Sabi sa Hebrews 11:16, but now they desire a better country that is a heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Tinutukoy dyan si Abraham. Tsaka yung mga heroes of the faith at Hebrews 11, di ba? So, hindi masamang kapunta sa langit. Amen? Yung pag nag-soul winning tayo, minsan kailangan pa siya ng tulungan eh. Gusto mo maligtas? Ayaw nyo ba? Minsan talagang parang di nila alam kung saan nagaling itong mga to eh. Hindi makapaniwala. Pero lahat ng tao, kung alam lang nila, gusto niya ang langit. Amen? So, yun yung number one. Pero gawin natin para sa iba din. Gustuhin niyo yung langit para sa sarili mo at para sa iba tao. Amen? So, pagligtas ka na talaga, papasalamat ka sa Diyos dyan. Hindi na babawiin yan. Eh, wag mo naman sarilinin. Amen? Bahagi mo sa iba kung talagang tuwan-tuwa ka dyan. Pinagpala ka ng Diyos, langit ka. I-share mo rin sa iba. Basta di pa marunong, aralin mo. Sumama ka soul winning. Makita mo kung paano sineshare yan. Talagang tapatan yan. Hindi mo natin alam kung sino makakaharap mo dyan. Pero, alam mo yung katotohanan. Ito, ang totoo. Ayaw mo, gusto mo. Alang ganun tayo eh, di ba? So, number one, heaven. Number two, pag ligtas ka na, may gusto ko pa bang iba? Ano pang pwede nating i-desire? Okay na yung ligtas lang? Hindi pa. Naligtas ka kunwari. Ako, naligtas ako. Ilang taon na? May ating 18 years. Oh. Eh, kung wala na akong ginawa with that 18 years, okay lang ba yun? Maghihintay na lang ako mamatay? Pangit, di ba? Ano siya sabi ko lagi? Madalas? Ano pwede nyo i-desire? Rewards. Okay, dito yan sa... Napig ko lang kasi hindi ko talaga na ano eh. Yan, Philippians 4:70. Kayo nang basa. Basa, ready, go. Not because I desire to give, but I desire to put that to be upon. Okay, ang context po niyan, nangihingi si Paul ng tulong. Hindi pa sa kanya, pa sa ibang tao. Pera po yan. Kasi sabi niya dito, magbigay kayo. Diba? Yeah. Pero in-explain niya dyan, hindi dahil ako lang, gusto ko lang. Diba? Gusto ko malaking, madami ang kotse. Hindi ganun si Paul. Ang gusto niya, kaya tinuturuan niya magbigay yung people of God, mga Kristiyano, para naman kayo mismo ay magkaroon din ng reward. Eh ako, ang dami ko na eh. Eh paano kayo? Yung iba dyan, medyo yung batang Kristiyano pa, pero may kakayanan na magbigay. Anong gagawin niyo dyan? Kasi sabi niya dyan, hindi ko ginagawa to para dahil gusto ko lang ng pera, ng kung anong regalo nyo, na pera. Kasi sabi niya, I desire fruit that may abound to your account. Gusto ko, pagpalain ka rin ng Diyos, gusto ko, mayroon ka rin reward sa langit. Hindi yung ako lang. Kasi yung mga lingkod talaga ng Diyos na wala ka na masabi, talagang masipag, talino, madiskarte, matyaga, tuloy-tuloy yung pagpapala dyan eh. Eh, yung iba dito sa'yo, nag-observe pala. So, paano yan? So, para maturuan din kayo, ganun pala yun. Pag ikaw ay binigay mo, yung dapat ibigay mo, tumulong ka, ang Panginoon ay may reward sa'yo. Amen? Yung sinasabi dyan. Intindihan nyo ba? Abound. Fruit that may abound. Rewards po yan sa langit at sa lupa. Na, number two, dalawa lang po yung verse natin. Hindi ko na masyadong inano to eh. 1 John 5. Ibasa, ready, go. And if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desire. Yun ang sinasabi ko, diba? So, hindi mo pa alam, for example, yun na lang pangasawa nyo na naman. Hindi mo alam eh. Nag-usapan dito minsan, madalas, yung pag napangasawa ka ng loko-loko, patay ka, diba? Lalo kayo mga babae. So, paano ka ngayon? Ngayon, iniisip nyo lang, paano ka magkakaroon ng asawang matino? Ha?
May nakita ako doon naka-bingwit eh kasi pinapakita niya yung legs niya, kunwari ganun. Gagawin ko rin yun. Ganun ba yun? Hindi ganun kasi sinasabi niyo dito. Ang sabi niya dito, if we know that He hears us, kung alam mo na ang Diyos na matapat, pinapakinggan ka, nanalangin ka, tapos ginagawa mo yung gusto mo niya. Whatsoever we ask, kahit ano pa yung hingin mo, ano ba yan? We know that we have the petitions that we have desired of Him. Ibig sabihin, nakapila na yun. Kung hindi mo pa kailangan ng bahay, hindi ka bibigyan, hindi mo kailangan eh. Hindi ka pa mapagkakatiwalahan. Pero pag kailangan mo na, oh, ito na, bigla ka. Uy, may mura dito, maganda pa. Ganun yun eh. Tapos bigla ka lang na may kilala dyan. Pag bata ka, pa ko siya ang lumande. Amen. Amen. Hindi mo pa alam yun, hindi ka pa handa. Hindi mo alam yan, mamauuna yung kalukuhan dyan. Mapapahama ka, mapapalayo ka sa Diyos. Sa mga kapatid, mapalayo ka. Gusto mo yun? Mapalayo ka sa church? Gusto mo yun? Huwag ka munang lumande, di ba? Pero yun talaga yun. Okay. So, pag andyan ka na, no, hindi mahirap yan. Darating na lang yan. Lalang ganun. Nagtapat lang. So, paano nakakuha ng magandang ano yun? Oh, natatawa tuloy siya. Imposible! Pero pag binigay ng Diyos yan, wala, wala. Walang imposible at walang pwedeng lumahit sa'yo. Tabingi nga yung ilong nun eh. Parang, wala silang pakialam dyan pag dumating yan. Amen? Amen. So, yung sinasabi ni Paul dito, sigurado, sorry, ni John, alam niya na eh, nung gusto natin, nakapila na yan. Nando na yon. Okay, dalawa lang yan. So, number one, heaven. Number two, rewards from the Lord. Ha? Hindi lang basta rewards. From the Lord. Maganda pag ang Diyos ang nag-reward. Sakto. Kailangan mo at tumatagal. Sabi sa Bible, sa Proverbs, yun sa riches, sabi niyo doon, kalimutan ko tuloy, lagi ginakuti pastor. He make it rich and adds no sorrow to it. Pag ang Diyos ang nagpayaman sa'yo, hindi yung takot kang manakaw, takot kang mawala, di ba? Kasi ang Diyos ang nagbigay. Number three, mabilis lang to. Umingay dyan. Hindi ko na sunod-sunod eh. Luke 14:32. Ano pa yung magandang i-desire na positive? Ay, sabi dyan, paibasa, ready, go. Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassador and desired of a delicious of me. So, yan po ang context po niya na tinituro ni Jesus. Kapag may kalabang ka, anong gagawin mo? Ang bilog mo ng parang yung kay Gideon nga, tsaka yung kay Jephthah, di ba? Si Gideon, matalino eh. Sabi sa inyo, pag may naikigera dyan, katulad yung China, mag-usap na lang muna, di ba? Pero pag ayaw talaga, ayun, at least, sinubukan mo yung ano, diplomasya, di ba? Tama ba yun? Diplomacy. Ibig sabihin, mas makaka advantage yun, walang namatay sa inyo, diba? So ganun din hindi masama, talagang dapat din i-desire natin. Hindi sabihin, "Oy, sabi sa'yo ni DM, mukha ka daw ewan." O sige, sapakan na. Hindi magtanong muna, sinabi mo ba talaga 'yon? O kaya sabi mo, "Di sige, so what?" 'Di ba? Wala. Mas gusto mo yung peace. I-desire mo yung peace sa buhay mo, amen. Sabi nga sa mga bansa na walang kapayapaan sa kanila, hindi sila makausad. Pwede namang umaman kahit anong bansa, alam niyo ba yon? Basta may peace and order. And then, syempre, pasipagan na lang yan, pa-geniusan na lang yan. Pero hindi pwedeng walang peace and order sa bansa. Ganun din sa pamilya. Kunwari, mag-asawa, pareho kayo nagtatrabaho, kumikita naman kayo, nag-aaway kayo. Makakaipon ba kayo nun? Tapos yung isa isusugal, yung isa, ba't kaya mahirap tayo? Nagtanong ka pa sa Diyos, no? Ba't tayo naghihirap? Isusugal mo dito, yung isa, chismis dito, chismis dyan. Sisiraan yung tao, yung ibang tao, wala nang tiwala sa'yo. Nagtaka ka pa, di ba? So kaya, mga kapatid, yun na. Pangatlo, i-desire mo yung peace.
Hanggat maaari. Again, bihirang-bihira na lang yung talagang sasabihin ng Diyos. O sige, lusob. Bihira yun. Mas maganda yung may kapayapaan. Pangapat. Ito, medyo kakaiba to. So, sa Luke na lang, no? Sa Luke 10. Merong dinidesire at pwedeng i-desire, sabi dito. Ito yung mga nagtuturo si Jesus, tapos, syempre si Jesus na yung nag-preach. Hindi katulad ito ng mga prophets. Diba? Hindi basta-basta si Jesus, diba? Si Lian, pwede ka lumipat dito? Dito. Mas ano dito? Go, go. Para ano? Dito. Yan. Natetempt ka dyang ano, dumaldal eh. Ito, maganda to. Mag-usapan natin. Gusto niyo ba ng sikreto? Ganda pala ni Lian pag malapitan. Ayan, tama na. Ay, wala tuloy ako. Ayan, si... gusto niyo ba ng sikreto? Yung sikreto ng papayaman sa atin lang. Ganyan yung mga usapan dyan. Sa gobyerno. So, minsan gusto natin yun, di ba? Hindi natin share sa iba kasi para tayo-tayo lang makinabang, di ba? Pero ang Diyos, hindi ganun eh. Sineshare niya na nga lahat, ha? So ayaw din ng ibang tao. Okay? Kasi sinasabi niya dito, for I tell you, many prophets and kings have desired to see those things which you see. Ano ba yung nakita ng mga disipulo ng time nila? Gumagaling yung may sakit, yung patay na bubuhay. Tapos yung mga matatalino, kunwari, sila yung kinikilala talaga, tapos biglang mapapahiya lang, tapos kausap nila, kapintero. Hindi nakita ng iba yun. Doon nangyayari din sa mga prophet, di ba? Pero nung ginawa ni Jesus, talagang wow, gumagaling, nahawakan lang yung damit niya, hindi nga nahawakan yung isa, sinabi lang, kasi gagagaling na yun, umuwi ka na. Gumaling. Hindi nakita ng iba yun. Di ba? Kaya sabi dito, and to hear those things which you hear. Yung mga specific na sinasabi ni Jesus, talaga salita ng Diyos, dahil Diyos si Jesus. Yung iba sa messenger lang nila narinig. Nung si Jesus na yung nag-preach mismo, gano'ng aganda yun. Diba? Kung sino dito ang pupunta pag si Jesus nag-preach dito? Ha? Lahat tayo, mag-uunahan tayo. Diba? Kahit may module ka dyan, wala kang pakialam. Gusto kong marinig si Jesus, diba? Si Pastor Ace lang, wala lang yan. Ang hirap sa atin eh. So... So, number four, privilege, desire of others, what we have. Yung sinasabi dito, napakaganda nun. Kaya, pag-ingatan natin, napanggit natin kanina yung mga kulto, di ba? Nakakaawa yung andun. Sino magsasabi sa kanila, ilan lang suluin yung nakakatok sa pintuan nila? So, yung sabihin, kaya tayo mga Baptist na, tapos dito pa tayo, soul winning church, huwag nyo namang baliwalain ang church service, panambahan, kahit yung mga online Bible study natin, huwag mong palampasin, amen? Kasi maniwala kayo, ang dami nagdi-desire niyan. Hindi lang nila alam pa. Ngayon, kailan naman, kilala ko, ganun din, dating daan din. Nakita niyo kanina yung isa, di ba? Sabi, kami lang ang totoo. Kailangan, sumanib ka sa iglesia. O, nasa sa Bible yan? Actually, hindi ko alam eh. Kaso, kiniklaim nyo. Eh, yun ang tinuro ng ministro daw. Inaisip ko pa, sinong tamang church bago si Manalo? Hindi na rin sinagot. Kaya ginaganong ko lang para medyo matauhan ba? Ganun yan, ha? Hindi ko inaaway. Sabi nito, inaaway. Hindi naman inaaway. Inaano lang natin, ginigising natin yung kanyang tawag dyan, diwa. Kasi nga, brainwash na eh. Basta iglesia ako. I'm proud to be iglesia. Manalo. Pinaparamdam natin na wala sila katinuan ng doktrina. So para at least pag alis natin, mag-iisip yun. Nung ano? So yan, maniwala kayo mga bata. Ewan ko, naiintindihan ni Jackie, ni Hannah, ni Salin, ni Reg.
Nabaptize na dito si Neil. Hindi ko alam kung nare-realize nyo kung yung pagpapala natin dito as a church. Amen? So yan yung desire na positive. Desire ng iba para sa meron tayo. So huwag nyong baliwalain, huwag nyong eh, ligtas naman ako eh. Di mo alam, marami pang rewards ang Diyos pag nagtapat ka. Amen? So, maging matalino kayo. Amen? Amen. Next is, asan to? Dami nating verse ngayon eh. Wait lang ha. Hindi ko na mark. Ayan, yan, yan. Okay, ano yung dapat natin i-desire na positive? Positive things, Mark 11. Sabi dyan, therefore I say to you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. So ano daw dapat, pag binasa mo to ng plainly lang, di ka nag-isip, parang sabihin, eh kahit ano palang gustuhin natin, pwede. Basta kanina pala gusto din siya, may ibang desire, masama eh. Iba sabi dito, kahit ano, i-desire, okay lang, hindi ganun yun. Bandang muli sabi dyan, when you pray, believe. Una, panalangin mo. Pangalawa, paniwalaan mo na natanggap mo na sila at matatanggap mo sila. Ngayon, paniniwalaan mo, matatanggap mo sila kung di mo alam na kalooban pala ng Diyos yun? Siyempre, hindi. So, ibig sabihin ko dyan, ngayon point natin, align with the will of God. Okay? Ano yung tamang i-desire natin? Siyempre, langit, reward sa Diyos, kapayapaan, yung privilege natin na ginugusto nila, pahalagaan natin. At panglima, bira, alamin mo yung kalooban ng Diyos. Amen? Kung ano yung gusto niya, yun ang gustuin mo. Eh, ayoko nun eh. Gustuin mo yun! Kasi yun ang gusto niya sa'yo eh. Amen? Amen. Gusto ko ano lang, once a week lang ako mag-church. Yun ang gusto mo. Ano ba gusto ng Diyos? Magmamature ka ba ng ganun lang sa panahon natin ngayon? Ang daming panluloko, tapos once a week ka lang atin? I'm telling you, hindi. Kaya nga tayo tatlo. Kung pwede yun, hindi yun lang ako. Hindi pa ako pagod, di ba? Pero bakit yung mga Baptist, lahat yan, halos, yung iba ka nagdadagdag pa. Mother Church, apat na sila. Eh, Friday sila. Ruin mo yan. Tayo din, kaso online. Ganun sila, online. So kasi, gusto nating malaman, ano bang gusto ng Diyos? Ilan taong na, Lian? 11. Ano kayang gusto ng Diyos sa isang 11 years old na katulad ko? Anong gagawin? Saan ko gugugulin yung oras ko? Diba? Kung alamin mo yon, eh gusto pala ng Diyos sa iyo, eh di gustuhin ko na rin yun. Kasi ang hirap gawin ng isang bagay na hindi mo gusto. Diba? So kung gusto ito ng Diyos sa akin, eh gugustuhin ko na rin yun. Gusto pala ng Diyos sa akin. Eh. Amen? Amen. So yun lang to. Ibilisan ko na lang kasi mayroon pa tayong points, other points. No? So letter F, pang-anim, sa ministry, anong gusto ng Diyos sa ministry? Mayroon ako tatlo. 1 Timothy 3.11. Anong gusto niya sa ministry? Alam niyo yung ministry? Yung paglilingkod sa Diyos, di ba? Anong mali? 3.1 pala, okay. May basa, ready, go. This is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desire okay, sabi dyan, ha? Pag gusto mong maging pastor, maganda yun. Ang lino, di ba? Kaya pag ikaw, alam mo na, cut out ka naman magpastor, marunong ka na magturo, lalaki ka naman, may asawa kang anak na maayos naman, sumusunod naman yung asawa mo, hindi naman chismosa. Tapos nakita mo, kaya mo magpastor, tapos ayoko, pangit yan. Ha? Sabi dito, maganda yan. Ito nyo ba yun? So, anong di-desire mo? Yung mga bagay na maganda. No? Ang title natin, desire the right things. Gustuhin mo yun. Ngayon, di mo ipipilit. Iba yung pilit, ha? Sabi mo, pastor, magpapastor ako. Naku ba, di ka pwede kasi medyo di ka marunong ano eh. Medyo mabagal kang mag-isip. Tapos malambot ka.
Hindi ka, wala kang paninindigan eh. Pero okay kang maging member. Pwede kang maging choir, pwede kang maglinis, pwede kang magtrabaho, mag-soul win. Pero huwag kang pastor. Pag sinabihan ka ng gano'n, huwag ka nang mamilit. Amen? Pag pinilit mo yung sarili mo, lalo ka ng tamang hindi ka lang dapat magpastor. Di ba? Kasi ibig sabihin, self-willed ka. Sinabi yun na hindi pwede yung gano'n. Amen? So, yan ha. Yan yung mga maganda. Gusto ko mo maging pastor's wife. Yun ang mas mahirap kasi hindi mo pipiliin yun eh. Yung pastor, at least, siya yung mag-ano, magde-decide siya eh. Pag babae ka, gusto mo maging pastor's wife, pag-pray mo lang. Amen? Ihanda mo lang yung sarili mo. Hindi mo ipipilit yun. Mayroon mga gano'n, mayabang eh. Matalino ako, dapat anak ako, dapat asawa ko, pastor. Mga gano'n. Eh, paano kung wala magkagusto sa'yo, pastor? Diba? Totohanan lang tayo, real talk tayo. Hindi yan ano eh. Hindi yan napipilit. Hebrews 6.11. Okay, pag pastor, maganda yan. Again, hindi sa lahat. Pero, pag tinawag ka ng Diyos, huwag mo sabihin pangit yun. 6.11, makibasa, go. And we desire that every one of you who show the same diligence to the full assurance of hope at the end. Ano daw yung gusto ni Paul dito? Ah, sorry, basta yung writer ng Hebrews, which is, I believe, Paul din, no? If we desire that that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end, ibig sabihin, gusto ni Paul gawin ng kapatiran, ano? Di maging masipag, di ba? At sigurado na kung anong ginagawa mo, mabuti. At gusto yun ng Diyos. Amen? So, ganun sa ministry. Basta ministry yan. Kung magtatanong ka pa ba, gusto ba ng Diyos, ano? Tumulong ako sa church? Mag-pray ko muna. Gusto ng Diyos yun. Amen? Amen. Bilisan ko na lang, 1 Corinthians 14.11. Bilisan natin to, wala tayo natapos. Follow after charity. Desire spiritual gifts, but rather that you may prophesy. So, ano dapat gustuhin natin? Gusto ko, ano, sobrang lakas ko, nakaka... Meron sa YouTube, tinatalon, ganito, di ba? Pagpa-practice, ano? Pagpa-practice, iba naman, skateboard, mountain bike, yun ang gusto ko, pasto. Oo, gustuhin nyo, walang kwenta yun eh. Magandang lang tingnan yun. Pero bago mo magawa yung spectacular kung ano man yan, ilang beses ka na bumagsak, di ba? Hindi mapilayan ka pa. Tapos ang gusto mo lang, maganda yung ano ko, yung YouTube kong ano. Marami mag-like. Ito ang gustuhin mo, eh, may spiritual gift. Yung spiritual gift, nakakatulong yan sa church. Especially ito, prophesy. Magkakaroon pala tayo dito ng ano, ha? Ginagawa kasi ng iba to, maganda to. Gusto natin, yun, kailan natin gagawin to, Sabado. Meron silang ano, pag marami na sila, lalo yung mga young people, na lalaki, meron silang preachers, preaching night, ganun sila eh. Para masanay din yung mga lalaking ano, ay, masarap pala mag-preach. Kaso mahirap. Diba? Gagawin natin yan. Kasi sabi dito, desire, diba? Yung mga magandang bagay na makakatulong sa church. Amen? Spiritual gift. Hindi yung gusto ko. Kumakain ako ng apoy. Para saan yun? Diba? Walang kwenta. Gusto ko magaling akong patawa. Hindi gano'n. Desire spiritual gift, ha? So, ano ba yung point ko dyan? Sabi ko dyan ay sa ministry nga, di ba? So, gusto mo, ang desire mo, yung magamit ka ng Diyos sa ministry. Amen? Yung makatulong ka kahit hindi ka pastor, like, kung ikaw sumusuporta. Di ba? Ako, hindi ko alam gagawin ko pag wala si Brother James dito. Hindi ko alam. Bahala na. Di ba? Pero siya, sumusuporta siya dyan. Masaya siya. Amen? Ganun din kayo. Amen? Masaya ba kayo? Yung hindi masaya sa ministry, alam nyo kung sino? Mga walang pakialam. Yan ang mga hindi masaya. Pero pag ikaw, binibilang mo, uy, dami ang soul winning, tuloy ba? Dami yan ba? Mag-pray ka ba? Sana, dalhin tayo ng Diyos doon sa mga hindi reprobate or something. Kanina, kinatok namin, bakla eh. Ano po yun? Wala. Pang... Yan
niya eh. Mas malala yun. Ha? Malayo pa nga po yung anniversary. Sana ba tayo? Yan, so ang isipin mo lagi, magamit ka sa ministry. Amen? Hindi kayong, sabi nga nila, okay, masakta na, pero okay lang, lahat naman tayo nagdaan dito. Eh. Sabi nila, nagpapainit lang daw ng upuan. Yung ibang member, ganun. Sakit mo, di ba? Pero kaya dapat i-design mo, hindi lang ako painit ang upuan. Uy, may church na naman, at least may umupo doon. Hindi ganun, di ba? Gusto mo matuto ka dyan, umupo ka dyan, pero natuto ka later, hinahanda mo na yung sarili mo, may soul winner ka na. Di ba? Nag-observe ka dito, may nagpapakanta, eh, mas magaling ako dyan, kay Brother James. Hindi niya, ano eh, hindi niya alam yung kanta eh. Ako, aalamin ko lahat yan, pati history niyan. Oh, may mga kanta po, lahat ng kanta natin dito, maganda. Meron niyang history sa hymnal.org. Pag binasa niya, may iyak kayo eh. Oh, may kwento po yan. Di katulad nung kanila, mga Hillsong. Walang kwenta yun eh. So, alamin nyo, i-design nyo, Ashley, Jackie, kung paano kayo gagamitin. Kayo, paano kaya gagamitin sa ministry? Nag-dedicate eh. Pag umamang ka na, ikaw na yung magpapaprint ng Bible natin. Amen, di ba? Ano pa? Si Len, paano ka magagamit ng Diyos? Dali mo yung boyfriend mo dito. Yun muna. Malay mo, yun pala yung papasto, di ba? Tsaka malalaman natin, baka anak ng demonyo, hindi, at least alam mo na, di ba? Yun ang, muna. Ministry, ha? Ikaw, saan ka gagamitin ng Diyos? Na time-time, mga may part dito, ha? So, ang gagamitin ng Diyos. Hindi mo pa alam, di ba? Kung bata ka pa, yan, soul winning. I-prepare mo yung sarili mo. Amen? Amen. Yan, mag-memorize ka, mag-memorize ng Bible. Anong ministry yun? Madami yan. Amen? Madalas, mga ano rin yan, mga soul winner. So, next is, naku, di na ako mabot sa points. Bilisan ko na lang to, ha? Soul winning. Ganun yun. Desire mo ang soul winning. Maging soul winner ka, yun lang, sinabi ni Paul, gusto niya maligtas yung mga kapwa niya, Israel. Sinabi niya. And then, ito yung pinakamaraming verse dito, hindi ko nababasahin. Ang gusto ng mga kapatid, ng mga Kristiyano, ano yung dapat, gustong-gusto niya, paulit-ulit, si Paul ulit. Diba? Sino yung gusto niya mangyari? Dinidesire niya. Alam niyo bang gusto niya yung desire lagi? Fellowship. Amen? Kaya kayo, ayoko mag-church kasi makikita ko na naman si ano. Baka itabi pa ako dyan sa lunch. Huwag ganun. Dapat mas matuwa ka. Amen? Nakikita ko, nag-chat-chat na kayo eh. Ano kalokohan naman. At least, huwag nakita kayo dito, uy, tinapos mo yung module para magkita tayo dito. Uy, salamat. Ako din. Gagawin ko din yan. Diba? Ganun yun. Nagkakapagpalakasan kayo. Amen? Amen? Namiss nyo ba si Hannah? Saka si Salin? Kilala nyo na ba sila? Mamaya, magkaano kayo. Ha? May picture tayo. Ha? So, yan ang gusto. Hindi ko na mabasahin. Napakarami. Gusto ng Panginoon. Mag-fellowship tayo. Yan ang i-desire natin. Yan ang hanapin natin. Yung hindi yung makaiwas. Gusto ko makaiwas. Dito yung magkita. Pangit. Si Paul talagang ganun kasi palibasa sa kanila. Walang online. Diba? Kaya pag gusto nyo makita ko, may kapatid ako doon. Naalala ko. Matapat sa Diyos. Gusto ko makita ulit. Amen? I-desire nyo po yun. And then, siyempre, pinaka ang Panginoon mismo. Sabi ni Paul, gusto ko na dyan. Diba? Ayaw pa siyang patayin ng Diyos, pero parang gusto niya mamatay. Hindi ko na mabasahin. Pero sabi rin dito, dito ngayon tayo sa ating main points. Ngayon pala tayo mag-start. Ano oras na ba? 6 minutes. 6 minutes na lang? Ayos ah. Dal-dal ko kasi. Okay lang. Tapusin natin. So, desiring the right things, ano yung dapat, pag ikaw yung nagde-desire ng mga bagay na tama, ano yung dapat mong gawin? Ano yung mga involved dyan? So, number one, balik tayo sa ating text. Sabi dyan, wherefore laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envyings. Nabasa nyo ba kanina yan? Laying aside, ibig sabihin, isang tabi mo. Ay, yung malis, ito yung paggusto mo ng masama sa ibang tao. Pag sinabing guile, panluloko. Hypocrisy, ganun din.
Pero matindi yung hypocrisy kasi pinapalabas mo, ganito ka, di pala. Isang tabi mo yan, alisin mo yan. Kasi hindi mo madidisa yung tama kasi kung nakita mo, ay, nanloloko ko tapos umubo pala. Hindi ko na gusto maging totoo. Amen? Kasi panloloko, umubo pala eh. So huwag ganun, envying, inggit, evil say, evil speaking, yan. Ang galing mong manira, natuwa sila sa'yo kasi isa pa silang si Raulo. Hindi ka makakapag-focus sa mga tamang bagay. Amen? Kaya point number one, we need to lay aside the negative. Alisin mo yan, mga sinabi dyan. Actually, marami pa. Pero ito, magandang listahan na to eh. Yung gusto mo yung masama yung iba, alisin mo yan. Yung panluloko, hypocrisy, pag-inggit. Diba yung iba, hindi mo may susuportahan yung kapatid mo pag-inggit ka sa kanya. Paano mo susuportahan yun? So, gagawin mo, baliwalayin mo siya, hatakin mo siya pababa. Yun yung masaklap. Amen? And all evil speaking. So, number two. Sabi dyan, as newborn babe, kanina, pinataas ko kanina. So, ilang taon ng Kristiyano si Pamela? Last year lang. So, bata ka pa rin, di ba? Chelsea, lahat kayo, bata pa sa Panginoon, karamihan sa inyo. So, kaya mag sinabi kong consider your spiritual state, alamin mo na bata ka at kung bata ka, siya na, lakas dumedo niyan eh. Kung bata kang mananampalataya, anong dapat mong gustuhin? Tulog, basta. Isa yan. Pero, sabi dito, ano yung dapat mong gustuhin? Salin. Ano yung dapat mong gustuhin? Pagbaguhan ka ang Kristiyano. The Word of God, di ba? Parang kinumpara yung sa isang gatas na kailangan ng bata, kailangan, gusto mo lagi, salita ng Diyos. Kasi pag pinabayaan mo yung service, pinabayaan mo yung Bible, pray, pag binabayaan mangyayari, magiging malnourished ka, nakakita kayong malnourished na bata sa Bangladesh. Amo yan, pag wala tayong time, ipapakita ko sa inyo, pangit. No? Hindi ko sa nilalait, pero ganun talaga, pag wala, hindi ka kumain, sabi nung iba, binubulatin na raw yung chan nun. Hindi mo na kayang gamutin yun, papakainin mo, ayaw na rin kumain. Kasi, hindi na sanay kumain yung katawan nila. So, mamamatay na lang yun. Gusto yung mamatay spiritually, itong Kristiyano to, ligtas daw to, pinapakita salita ng Diyos, ayaw! Ba't ganun? Eh, nasanay na ng ayaw, ayaw ng church, ayaw ng pray, ayaw. Amen? So, huwag kayong darating sa ganong status, amen? Kung alam nyo, baby kayo, huwag kayong umumasta ng ano. Eh, may, mabilis ako yung Bible, okay lang yun, kaso kahit ang demonyo, magaling. Diba? Sa talas, magaling magkabisado yun eh. Macho po, tingnan nyo, kabisado nyo yung Bible. Pero hindi siya, ayaw sa Diyos. Kaya, consider nyo na kayo, batang Kristiyano, kailangan ko ng gatas. Kailangan ko. Hindi ko yan, hindi optional sa akin yan. Amen? Para ikaw yung lumago doon, thereby, hindi ka lumago sa puro praise the Lord. Ay, Kristiyano na rin ako. Kasi gumaganyan-ganyan ako eh. Mga charismatic, ganun eh. Walang aral-aral ng Bible, yung preacher doon puro, amen, puro sweet, ano, sweetness in life, praise the Lord is good, impyerno, basta sila lang yun. Ganun lang yun, mga yun. Eh, mga nakakausap natin, sabi kahapon, no, yun, solve natin. Sigurado, paano ginawa niyo po? Oo, eh, sabi ng pastora namin, sabi ng pastora namin, gumawa lang ng mabuti, hindi totoo yun. Hindi ko ginanon, ha. Pero, yun yung sabi ko, amen. Kaya kayo, kung bata pa kayo, kumain kayo ng kumain, saan kayo kakain yan? Mag-isa lang ako basta, magbabasa. Saan ka nakakita ng batang nagtimpla ng sarili niyang gata? Sige nga. So, pumunta kayo sa church, amen? Doon kayo kakain. Para next time na buksan niyo yan, alam ko yan, sinabi yan, pinag-usapan namin yan, amen? So, yun yun. So, consider your state. Christian maturity, kung bata ka pa, hayaan mo, tuhuan ka ng tuhuan. Huwag kang magmadali, huwag kang umasta ng mala mo kung sino ka na, amen? May nakita ka. Ang iglesia ni Manalo, Manalo eh. Tapos ikaw, di ka na umatin. Ano ba yun? Diba? Tama ka doon, namali sila. Kaso, lumalago ka ba? So, number 3, verse 3, sabi doon, if so be ye, have tasted that the Lord is gracious. Pangatlo, first step is to test it. Okay, taste mo lang.
So, ang Diyos kaya mo, diba? Sige, subukan mo nga. Eh, sa pagbibigay, ganun yan eh. Pag nagbigay ka ng tithes, magkukulang ako. Kaya sabi niya, ano sabi sa Malakay 3:10? Diba? Pagpapalain ka niya, bubusin yung pagpapala sa'yo na hindi mo na kayang tanggapin yung pagpapala. Meron, magandang meron. Yung nangasabi dun eh. So, subukan mo, umpisa-umpisa lang, konti-konti lang. Diba? Attend-attend lang ng church, pray-pray lang. Sabi ni Pastor, maganda lang mag-pray. Subukan mo kaya. Amen? Sabi ni Pastor, sabi ng salita ng Diyos, magandang mag-church. Subukan mo kaya. Eh, may mga makulit dun eh. Bayaan mo sila. Dati, makulit ka rin eh. Amen? Kung masisita mo, tulungan mo si Pastor, diba? So, yung pagtinigma mo na, parang bata, ganun din. Si Sharon, lakas lang kumain. Oo, natikim-tikim lang. Ay, sarap pala nito. Ganun din kayo. Ay, soul winning, parang mainit yan eh. Pag nakita mo may naliligtas, hindi mo pwedeng kumpara sa ibang religion yun. Amen? Nagmakunwari lang yung mga yun. Pag na lumaki ka na soul winning, ako, matatawa ka na sa mga yan. Hindi ka na mapupunta dyan. Nagbobulahan lang sila lahat yung mga fellowship ngayon. Hindi ka na alis ng baptism. Amen? Mga soul winning na baptism. Amen? Mga baptism na hindi na soul winning. Number, balik tayo sa verse 2. Gusto ko bang i-point dyan, grow in the knowledge of the Lord. Amen? Kung ikaw ay baby, ang tamang i-desire mo, mga patungkol sa Diyos, ay lumago ka dun. Hindi ka manatiling, maliit, walang alam, di ba? Yung halaman ko sa taas, naaasar na ako dun, hindi lumalaki yung isa dun. Eh. Pag nagkataon, naaalisin ko na yun, tatanimang ko ng iba. Eh. Ganun din tayo, alam nyo ba yun? Pag hindi ka lumalago, aalisin ka ng Diyos dyan. Sayang yung upuan mo eh. Baka may pwedeng umupo dyan, ha? Talagang gustong makinig. Hindi yung malaro-laro dyan. Amen? Last. Verse 4. To whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. He also has like these stones and built up spiritual house. And holy priesthood to offer a spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. Amen? So number 5. Paano ka magdi-design ng mga tamang bagay, mag-focus ka sa Panginoon? Yun lang yun. Actually, malalim to. Hindi ko na mapaliwanag. Basta malalim to. Kinukumpara si Jesus sa isang living stone, sa isang bato, pero buhay. Hindi to sa wawa, ah. Hindi yun. Okay? So, disallowed of... Okay, yung sabi, inayawan siya, ayawin mo ba ng Panginoon dahil inayawan siya ng iba? Pero minsan, ayaw yung mag-church eh. Diba? Ayaw ko magbasa ng Bible, ayaw ko mag-memorize. Kasi, ano na ginagawa niyo? Mag-ML ako. Mali. Amen? Amen. Ano pa? Sabi dyan, precious to the believers. Diyan. Yun ang precious. Kung malaman mo ang Panginoon pala ay napaka, ano ba yung precious? Napakahalaga. Napakaganda. Hindi mo siya pagpapalit. Yun ang huli natin. Amen? Paano may didesign yung tama? Kunwari, pagpapalit pa yung dito sa kanso. Pag hindi mo alam, eh, parang ng baka to eh. Sige, sa'yo na lang. Ha? Yung halaga ng kanso, ng dito. Mga 10 bilang, mga 20 times, mas mahalaga sa panso. Alam niyo ba yun, mga baga? Hindi ko naman alam yun eh, yun nga, nawalan pa. So ganun tayo, kala mo, pareho lang yung CCF, sa Baptist, okay, load na lang tayo ng CCF. Ano nawala sa'yo? Dami. Amen? Eh, si Pastor, magtuturo naman yun, amoy, magtuturo lang ko yun sa school, hindi kaya. Yung wala, may mga tunay mo na natutunan mo din sa ibang lugar. Yun ba yun? Amen. Huwag yung pagpalit ng Panginoon. Amen? Amen. Precious ang Panginoon. So ulit, number one, design the right things. Kailangan, lay aside the negative. Consider your state. Kung bata ka pa, magpaturo ka ng gusto. First step, to taste mo muna. Para talagang alam mo na yun yung gusto mo at maganda yun. Subukan mo, testingin mo. Grow in the knowledge of the Lord. Okay? Hindi mo maalis yung knowledge siya paglago. Kailangan, bago ka lumago,
mga basics yan, kailangan isa-isain mo, isa-isain mo yung doktrina natin. Then, pagkatapos mo, mag-focus ka sa Panginoon. Sigurado yung gusto niya, pray mo na rin. Amen? Amen. So, ilang po, let's pray. Baka naman, salamat. At medyo napatagal yan, but we pray na butating lesson to learn, especially sa mga kabataan Panginoon, hindi nila alam minsan ang gusto nila, tayo nagpapalit nila. But I pray na minsan to Lord, dahil tumimo sa kanilang puso, Lord, makita namin ang kagandahan ng Panginoon, that you are precious, mas maganda kayo sa kung anong iaalay sa amin, Panginoon, ng sanlibutan, yaman, kung ano man yan. Samantalang kami po isang araw, may maglilingkod ng tapat, mas mayaman kami sa kanila, ligtas pa kami, Lord. Nagpapasalamat kami dito, pero yung rewards, Lord, yun ang dapat namin pagtrabahuan. Nagpasalamat din namin sa inyo, Panginoon, kami yung maligtas nyo. May pong malulati sa aming buhay lamang, may pong apurihan. In Jesus' name we pray.